We're here in Jamaica Airport. Palabas na kami. Ito yung luggages namin. Ang dami. Oh, kapagod. Ito lang siya, maliit lang. So, nakapila kami palabas. Hi guys! Welcome back to our channel! So yun, sa video na to, kasama natin si Mama Kare. Medyo masinsinan sa video na to. Sit down video na naman tayo. Kasi ikikwento namin yung travel experience namin going here to Jamaica. Kasi ano, hindi tayo masyado nakapag-vlog masyado sa during the travel. Kasi marami rin kaming dala ni Mama Kare. Medyo imposible siya sa kakasama namin si Penpen. Kaya, pero nag-ano naman ako, may mga clips din ako na nakuha. Hindi lang nagsasalita. So, ayun, sit down vlog tayo para mas maikwento namin in detail yung nangyari namin, yung nangyari sa amin. Di ba, Mama? So, yun. Mag-start tayo siguro yung kwento nung ano, pag alis natin from our house, di ba? So, yun. Ang flight kasi namin, ang flight kasi namin is tatlo. First is from Philippines to LAX or the Los Angeles Airport, International Airport. And from LAX to Miami, that's the second flight. And the third flight is Miami going here to Kingston, Jamaica. So yun, you have to be in the airport 4 hours before your flight. Kasi pagka medyo mas napaaga ka pa, since parang dahil dito sa COVID, hindi ka papapasokin ka agad-agad. Di ba, Mama? Kahit meron kang negative test result. So, umalis, so since 9 PM yung flight, umalis kami around 4, di ba? Umalis kami around 4, tapos nakarating kami doon mga 4:30. Mabilis na naman biyahe, di ba? Eh, bago kami papasukin doon sa vicinity ng airport, I mean, yung pinaka-gate pa lang or yung going to the parking pa lang ng airport, di ba? Hihingin na agad ng guard yung swab test ng mga passenger. Or yung mga magpa-fly. So yun, dapat naka-ready na agad yung swab test nyo pagpasok pa lang ng service ng sasakyan nyo going to the airport. So pagbaba namin sa entrance, may nag-aabang na agad na tutulong. Yung mga bagger. Oo, pero para in-expect ko na siya, Mama, kasi nanonood kami ng mga vlogs, travel vlogs. So yun, tama rin yung sinabi nila na 50 pesos or $1 kada luggage. Since sobrang dami namin luggage, in-op ko na rin na magpatulong. Kasi hanggang, tinulungan naman kami ng bagger hanggang ano, hanggang pila dun sa check-in. Kasi malami kaming dala. Meron tayong, ano, di ba, parang 6 na large luggages. Tapos hand carry, 4 yung hand carry namin. So, Plus si Penpen pa. Oo, si Penpen pa. So, medyo mahirap kung si siya lang yung magtutulak ng mga gamit. Isa rin yun sa kung bakit hindi ako masyado nakakapag-video. Kasi nag-aasikaso ng mga luggages. So, yun. Before ka makapasok sa airport, hingin ulit yung swab result mo, saka yung passport mo. And ticket. So, yung usual na entrance, di ba? And then yung scanning ng mga items or inspection ng mga luggage sa entrance pa lang. Same pa rin naman. Wala naman nagbago on that respect, no? Same pa rin. Sa pagpila namin sa check-in, actually, pinauna kami since may bata. So, isa rin privilege. Privilege ba tawag doon? When you're traveling. At inupan, paunahin kayo. So, yun. Ano nangyari? May pinapilapan sa amin na departure card. So, ano kami ni Mama Kare, kanya-kanyang task, siya yung pumil up ng departure card. Hiningi din yung CDC natin, no? Ano nga ba yung CDC? Ano yun eh? Parang Health declaration ba yun? Basta form siya na requirement ng US yun. Since yung flight namin is from Philippines to LAX, so yun, kailangan namin nung form for submission, di ba? Yung US form yun. Oo, CDC. Yun. Iyan ko na lang siguro sa ano, sa screen ko ng CDC. Pero magkakaroon ka din naman ng separate vlog pa for
and to discuss, di ba, yung mga details, requirements, documents, di ba? Oh, kasi this vlog, travel. For the whole journey namin. Parang yung experience lang. Although, tatalakayin din namin natin ngayon yung mga hiningi ni embassy, hiningi ni immigration, ganyan. But yung detailed discussion on which documents we prepared, di ba, before sa, the flight, siguro sa next abangan niya din. Kasi masyadong mahaba nito. Saka mas maganda, mas detailed para mas matulungan sila, di ba? Tutulungan. So, disclaimer lang guys, itong kwentong to is regarding our experience lang. So, hindi namin sinasabi na absolute to, hindi rin namin sinasabi na less to. Di ba, Mama Karen? Maybe pag sa time nyo, iba yung hingiin. So, mas maganda, prepared tayo palagi. So, yun. Ayun na. Habang nag-fill up si Mama ng departure card, ako naman is yung kailangan palang buksan yung luggages bago siya i-check-in. Kasi meron silang security na ginagawa. Tapos, tatanong yun ka kung may electronic, ganyan-ganyan. Bago yun, no? Last, yung before COVID, wala namang... Hindi na in-open isa-isa yung mga luggage. Oo, hindi ko naranasan yun. Ngayon lang, ngayon, chine-check nila talaga isa-isa. O, upon check-in pa lang, chine-check na yung mga luggage. Okay. So, asahan nyo na ganun yung mangyayari. Tapos yun, after check-in, binigyan na si Mama Karen ng boarding pass. Tapos yun, after that, nakapag-check-in na, pupunta na ng immigration. So, sa immigration naman, anong hiningi Mama Karen? Ano bang hiningi? OEC. Or yung Overseas Employment Certificate na in-issue ng POEA through your agency. Yun lang. And then, passport lang din. Yun lang. So, yun. Ano kasi kami sa OFW, ah. Hindi kami tourist. Oo. So, yun din pala, parang when traveling with a family, so if you're an OFW and your family is traveling with you, sa case namin, parang naka-attach na sila, yung spouse and then yung anak, dun sa visa ko or dun sa mga permits ko. So, kaya siguro wala na din masyadong hinanap sa kanila. Kasi nga, kung ano na yung document na pinresent ko, yun na din yung applicable sa kanila. So, yun. Kaya dun sa Philippine immigration pa lang, ang hinanap lang talaga, OEC lang. Yun lang, actually. Tapos tinanong lang, asawa mo, ganyan-ganyan, anak mo. Actually, lahat naman kami same apelido. Kaya siguro hindi na rin hiningan si Penpen ng birth certificate or hindi na rin kami hiningan ng marriage certificate. Kasi may nabasa din ako na kapag traveling with the child, kapag isang parent lang yung kasama, I think kailangan ng consent or DSWD clearance, parang ganun. Or pagka-guardian lang yung kasama, ganun. Pero pag both parents, wala nang masyadong requirement. Pero syempre, i-ready nyo lang din talaga yung birth certificate. Marriage certificate. Saka marriage certificate. Naka-ready naman yun sa amin, part namin. Kaso hindi rin naman na hiningi. So yan, tapos na. Hindi naman hiningi yung iba, no? PIDOS, hindi hiningi. Contract, hindi rin hiningi. Sa, sa immigration natin sa Pilipinas. Then, after ng immigration, security na. So, isang privilege din pala pagka may kasama kang infant. Kasi di ba bawal yung mga tubig-tubig. So, hindi namin to alam. Ngayon lang, noon lang namin nalaman na kahit ilang ml, kasi di ba pagka mag-check-in ka, mag-hand carry ka, 100 ml lang yung dapat na dala mo. But in our case, meron kaming mga... Actually, may lumagpas sa yung gamot ni Penpen. Nakalusot siya kasi pang... Nasabihin mo lang sa security na this is for the baby. Nakalusot din ng... Pwede ka rin makalusot ng mga waters nun para sa baby, di ba? Kapag formula. Water. Pag naka-formula kayo. Tapos, pwede din nga ngayon yung mga alcohol or sanitizer na 100 ml, pero kahit madami kang dalhin na 100 ml, as long as within 100 ml per case, per bottle. So yun, ayun lang naman. Yun lang. So upon, after mo na mag-pass through dun sa
security or sa security ano na waiting area waiting, na lang. Waiting area so yun yung oh, di ba yun yung medyo kakaiba ngayon kasi instead of going directly na sa gate parang we suggest muna siguro katulad ng ginawa namin na magantay na lang muna dun sa parang lounge nila. Doon sa may mga may tindahan. Kasi doon sa area na yun, meron mga kakainan, may mga tindahan. Oo, since parang 4 hours before naman yung flight mo, and then nandun ka na sa waiting area 3 hours before, huwag ka na muna pumunta sa gate siguro. Oo, kasi doon sa gate. Although, alamin mo muna kung saan yung gate mo. Pero kasi doon, pagpasok mo doon sa gate, mahihirapan ka na lumabas ulit. So, wala kang mabibilihan doon ng mga pagkain, no? So kung matagal ka mag-aantay baka gugutumin ka doon sa gate or doon sa holding area. May mali rin kami ginawa kasi normally kasi pag nagta-travel kami, pagdating mo sa waiting area or after ng security, pwede ka nang bumili ng bottles kasi madadala mo na siya sa eroplano. Mali pala kasi since parang meron silang added security pagdating sa gate, yun yung tinatawag nilang after, yun tinatawag nilang holding area na. Yung sa gate na mismo. Meron doon dadaan ang kapang security. So, naharang yung mga battles. Bakit din natin sinabi na for the baby yung... Kaya, hindi pa natin masyadong alam yun. Yung part na yun. Actually, may dalang natin alcohol. Lumagpas ng 100 and it. Hindi na siya pinalusok. Tapos yun... Yun yung bago, hindi namin alam yun. Pero sa ano lang yun, sa Pilipinas lang. Wala namang holding area nung sa nasa US kami. Nagpunta kami sa US. O baka hindi lang natin nakita? Hindi, no, nakarating na tayo agad dun sa... Diba sa gate? Diretso agad tayo ng gate after security nung sa nasa locks tayo. Tapos oo nga, yun yung kakaiba, no? Tapos may security nga dun sa... Medyo crowded pa siya. May video naman ako dun, papakita ko yung clips. Ayun. Tapos, afternoon, yun, ano, isa pa yun, privilege na naman, nakauna kaming pasok sa aeroplano kasi may baby kami. So, sinabay kami sa mga business class. Kala mo business class. Tapos, kaya lang pagdating ako, ayun na, di ba, pag, boarding na, yung sa aeroplano, wala nang social distancing. No? Siyempre. Sobrang daming tao, sindi-tikit na lang talaga. Nung time pa yon nung papuntang LAX, ano siya, fully booked talaga, as in, walang bakanting upuan. Dami. Sabi, narinig ko, madami daw passenger that time, kasi madami daw pinauwi. I mean, maraming turista na pinauwi daw. Oh, may mga nakita ka rin akong foreigner, hindi lang mga Pilipino yung papunta. Pero actually talaga maraming mga Pilipino papuntang US, no? Loving day. Tapos yun, 13 hours yung flight namin, first flight na going to Los Angeles. Medyo, ano siya, mahirap dahil dun sa infant. Actually, si Pen kasi, 19 months na siya, pero ang tag sa kanya is infant since less than 2 years old siya. So, pwede rin siya sa lap ng passenger, di ba? Ayun, ang babayaran lang is 10% ng adult. So, preferred namin na kandungin na lang siya kasi nga, knowing Pen-Pen. Hindi pahirapan o hindi siya uupo dun sa... Kahit may car seat pang dala. Siya, actually, ang infant pala, yun, pwede kayong bumili ng sarili niyang upuan. Basta may dala kayong car seat. Kapag hindi pa kaya ng baby, pero pagka ano... Katulad ni Pen-Pen, pwede pa. Oh, pagkakaya na ata umupo ng baby, as long as na seatbelt mo, okay na yun. Tapos yun, medyo mahirap pala kasi yun, expectation versus reality. Kasi akala namin na, kasi si Pen-Pen, pagka umaalis kami, behave lang siya, lalo na pag nasa sasakyan, nasa lap lang siya. Tumitingin-tingin lang siya. Yun ang plano namin, mag-upo lang siya, nanood siya ng kokomelon. Behave na siya, tutulog lang, papadedehin. Yung pala hindi. Sobrang hirap, as in, hirap mag-travel with infant. Hindi lang tayo may baby, no? Nag-iiyakan talaga eh. Si, ayun, hindi siya makatulog si Pen-Pen dahil siguro sa pressure, no? So, kaya hindi rin talaga komportable na karga-karga lang siya. Kasi sanay si Pen-Pen na matulog na nakahiga talaga, di ba? May sarili siyang kama. After siya, kasi yung normal niya, pinapapapadid rin siya ni Mama Rey. Tapos ilalapag na siya sa kama. Hindi siya makapwesto ng maayos talaga.
Kaya sobrang hirap talaga. Mahirap kay mama. Oh, kasi ayaw lagi siyang dede. Ayaw mahirap niya, din kay Penpen. Ayaw magpakarga ni Penpen kay Makmak. Sa akin lang talaga siya nagpapakarga during the night. 13 hours. 13 hours doon. May time pa na ano. May time pa na tumayo ako. As in, kinalong kasi ko siya. Kasi pagod na pagod na. Oh, hinili ko siya mga 1 hour din yun. Pero iyak pa din nanay niya. Oo. Di ba, pagka ganun, may didilim yung mga, parang lights out siya. So, para matutulog yung mga tao. Sobrang iyak kami kasi iyak. Tapos yung boses niya, ang lakas. Feeling ko abot sa business class. Ganun. Sobrang hirap. Post mo na. So, yun, resume tayo. Nagising si Penpen. Ingay natin. So, yun. So, yun nga yung struggle namin kay Penpen during the flight. Tapos, next nun, yung meals. Napag-usapan natin sa meals. Yun, okay lang naman. Masarap din naman. Masarap naman. May dalawa yung meals namin. Isang dinner. And breakfast. Ang breakfast. Actually, oh. Breakfast. Oh, yung dinner ko, caldereta. Sa'yo, ano? Chicken? Chicken na mashed potato something. Mm. Mashed potato ba? Ako, rice. Tapos oh. Caldereta. Tapos yun, binigyan na lang namin si Penpen ng food. Oh, walang separate food. For the big 10% lang binaya. Yun. Tapos, noon, dumating na kami sa LAX. Diba? Ano kwento natin? Mm-hmm. Yun, after noon, diretso na kami sa Immigration. So, anong mga hiningi? Hiningin ba tayo ng swab? Mm-hmm. Parang hindi na, no? Oo. Yun, tapos, ano pang hiningi sa, anong hiningi sa atin sa immigration? Contract lang. Di ba? Contract lang, no? Wala nang, syempre, hindi na nila yung passport, sa, tsaka, hindi na nila yung sa POA. Tapos, sinanong lang kung family tayo, di ba? Yun, check lang nila yung passport nyo for the visa, syempre. Mm-mm. So, in our case, ang visa namin ay C1. US Transit Visa. Transit Visa lang. So, siguro kaya wala masyadong question din. Kasi transit lang. Naman kami. Oh, yun. And then, tinanong lang naman kung, actually, Pinoy yung immigration. Medyo nagtatagalog siya. Pero ano, may accent na siya. So, feeling ko doon na siya lumaki sa US. Oo. Yun. Tanong niya? Oh, yun. Kung ano yung work ko. Kung anong gagawin mo. Ganun ba? Oo. Kung anong gagawin mo. Magkano pa sahod mo. Yun. No, tinanong din. Alam mo yung parang hindi naman, ano, dapat. Hindi naman kailangan tanong mo doon. Tinanong, magkano daw yung sahod. Mabait naman yung immigration officer kasi Pinoy nga siya. Sa amin kasi, kaya wala din masyado question naman sa ano nga, sa US immigration. Kasi nga, transit lang and then may contract naman, diba? Sinabi ko lang din doon na covered sila ng contract ko. Mm. Parang attachment sila ng contract or ng papers ko. Oh, tas, so, sa akin wala naman. Kung ano daw gagawin ko, sabi ko mag-aalaga ako ng bata. Hindi ka naman kailangan mag-elaborate na maghahanap ako ng trabaho dito, ganyan. So, yun. Tapos, after that, yun na, after the immigration, may fact pala ako regarding sa transit visa. Kasi nung tinatakan kami, may date na nakalagay. Parang 1 month ka pwede sa US ba yun? 29 days, yun. May date siya na mapapaso yung stamp mo. Yun hindi namin alam na pwede ka palang mag-stay sa US ng ganyan. Pero syempre, hindi mo siya pwedeng gamitin as turista ka. Kasi pagdating mo dun sa immigration, tatanungin ko anong final destination mo. Kung wala kang flight papunta sa iba pang lugar, baka ma-deny ka, di ba? So for transit lang talaga yung C1 visa. After ng immigration, oo, kinuha natin yung luggage, di ba? Kaya medyo mahirap sa LAX kasi nga, kailangan mong i-check out yung sa carousel luggages. Yung mga luggages mo. Ang dami nga naming dala, di ba? Tapos may si Betsy Penpen pa. Sobrang hirap talaga niya. And then, yung terminal pa, nung sa next labas. Flight Puputa namin, pa labas. Sa ibang gate siya, so lumabas pa kami ng sarap, airport. Sarap, ang lamig. Oo, yung weather ngayon sa LA, maganda. Sobrang lamig at sarap. Nag-enjoy ko. Ayun, ang problema nga lang namin, dalawa yung cart namin, tapos si Penpen pa buhat-buhat, di ba? So, imagine mo. Tapos, kada cart, 5 luggage, or kasama yung hand carry. So, yun, mahirap. So, yun, medyo malayo din yung nilakad namin, di ba? Oo, sumakay pa tayo elevator.
Tsaka yun, lumabas tayo. So yun, after noon, i-check in mo siya ulit. So kukuha ka ulit ng boarding pass, 'di ba ganun? Punta ka ulit dun sa airlines mo. So American Airlines pa din naman kami, iba lang ng terminal yung sa flight namin na yun. So nag-check in ulit, binigyan kami ng boarding pass, and then iniwan na ulit yung mga luggages, and then yun. Security na ulit. Wala namang bago doon, 'di ba? Pero yung security nila parang mahigpit siya. Ang tagal namin, as in, parang inisa-isa. Although, pipiling ko yung mga gamit ni Penpen, si Penpen may kasalanan. Kasi bawat ano may makita sila, laging ang tinatanong, gamit para ni Penpen, ganyan. Oh. Pati yung wet wipes nga. May dala kaming bottle, kasi syempre may bottle water ka from the airplane, di ba? Ano, tinanong pa yun para saan to? Sabi ko, para sa baby. So, go na. Oh, pati yung nga, wet wipes din, di ba, ni Penpen? Oh, pati yung gamot ni Penpen, yung cherry fur niya. Na-detect na, din siya, so inano din. For the baby. Ang dami. Kasi ang dami rin namin hand carry. So, yun. Ano pero okay pa? Naman. Tapos, after yung security, yun na. 6 hours kasi yung layover namin doon sa LAX. So, hindi naman kami masyadong nag-aalala sa time kahit ang layo nung terminal. May time, may allowance naman kami. So, ayun, pinuntahan na namin yung gate namin. Oo, doon. Then, wala na holding area, hindi katulad sa Pilipinas. Kaso sobrang tagal na. Ano pa yon, madaling araw, so nagsarahan pa yung mga tindahan. Store. Oo. Pero nakabili muna tayo. Buti nga nakabili tayo ng pagkain bago. So, as in, may time na ano, as in, kukunti na lang yung tao. Kasi ano siya, ay, hindi sa Miami ba yun? Yung up to midnight lang. Yun, LAX yun. LAX yun. Parang wala nang flight, no? Oo. After midnight. Nung madaling araw na parang nagsasarado siya talaga. Oo. Kasi sa, ano din pala, kasi sa US, yung mga hindi kahit walang flight, pwede makapasok, susunhati nila yung mga kamag-anak nila. Dito kasi, di ba, doon kasi sa Philippines, sa ano pa lang, sa entrance pa lang, hindi ka na makakapasok yung mga maghahatid. Pero doon, hanggang sa gate, nakapasok sila. Ayun, so, ang tagal namin nag-antay doon, ayun lang, pag may baby din, medyo mahirap kasi kailangan mo siya libangin talaga. Oo, kulit-kulit. So, yun, si Penpen, lakad-lakad lang siya doon. Kaya, yun nga, medyo nakakatakot medyo talaga. Medyo nag-antay din siya. Pero nakakatakot lang yung situation nga ngayon. Siyempre, kailangan pa ding lumayo kasi nga may COVID. Pero, ayun, naglalakad-lakad siya doon. Gustong-gusto niya kasi yung lakad-lakad. Takbo-takbo. Tapos, sasakay na kami sa... na, pagpasok din namin, medyo punuan pa din yung mama. Ang flight namin is going to... from LAX, from Miami. Actually, 4 hours siya kasi from east to... from west to east siya. So, malayo pa din. Tapos, ano pa? Ayun. Yung ganun pa rin. Eksena namin nila Penpen. Pero mas bearable. Mas bearable na kasi ano lang naman siya, 4 hours flight lang. Oh, tsaka nakatulog siya. Tsaka yung upuan kasi doon, 'di ba? Parang 'di ba na ibababa natin. Actually yung kasi 'di ba may parang katulad sa sinihan. Armrest. Oo, yung armrest pwede mong iangat. Nung yung sa flight namin sa PAL, hindi namin maangat. Actually pwede naman 'yun kasi hindi talaga namin maangat. Hindi naman ko sira or. Oo. So yun, medyo okay siya. Airlines, naangat na namin. Natanggal namin yung armrest. So, nahihiga namin siya ng maayos. Nakanakagay na so, kami. Mas okay yun. Mas okay sa Penpen. So, tas ano pang, yung food naman, lang snack, pretzel lang. Saka snack lang water. Ay, kung anong gusto mong drinks. Tapos, yun, buti na lang kumain tayo. Ayun, ang problema sa AA, medyo hindi man, lagi silang delayed, di ba? Na-delay kami ng 1 hour. More than one hour. Ang layover namin sa Miami going to Kingston is 1.5 hours lang. So, na-consume niya yung layover namin. Pagdating namin sa Miami, 11 yung flight namin noon, papuntang Kingston. Nakalapag kami sa Miami quarter to 11, so takbo kami, as in sobrang layo
Hindi ko, di ko nga lang na video kasi as tumatakbo in, na. Oo, si Pe, si Mama Kare, mabagal siya. Siyempre, kalakal niya si Pen Pen, tapos hawak ko yung up, tatlong bag kasi yung isang bag lang kaya mo, yung backpack mo lang. Kinuha ko pa nga yung backpack mo, di ba? Sa sobrang bagal mo maglakad. Siyempre, ang layo talaga. Oo, hindi ka naman sporty. So, apat yung apat yung bit-bit ko. So, hindi ka talaga makakapag-video doon. Tapos yun, nauna na yung mga kasama namin. Kaso, pagdating namin doon, wala rin. Nasaradoan sila ng gate. Naiwan ka. Naiwan kami. Yung grupo namin. Naiwan kami ng flight na kalungkot. Pero yun, parang ano naman kasi siya, yung flight na yun, 1.5 hour lang siya. Tapos, parang regular siya. Regular na ano. So, 11 yun. Nakakuha kami ng flight ng 1. So, mga 2 hours. Hindi naman siya ano, hindi naman siya hassle din. At least nakakain pa kami. Di ba kumain tayo? Hmm. So, nag-lunch na lang kami doon. Sarap din yung pagkain din naman. Hmm. Tapos yun na, pagdating ng 12 na eh, nag-ano na, nag-boarding na. Boarding. So, wala na rin namang security from... Wala na tayong dinaan ng security from paglapag natin ng Miami papunta sa gate. Wala na. Diretso lang. Same, ano siya eh, parang same terminal lang din naman. Oo, diba? Kasi EA din tayo. So, ayun. Maluwag yung flight, no? Maluwag yung flight namin from Miami to Kingston. Hindi puno yung yung airplane that time. Oo. So, medyo maginhawa naman siya, actually. And yun yung pinaka-maginhawa. Ang bilis, parang on time talaga siya. Umalis. Actually, PAL, tsaka yung last na flight nga namin ng American Airlines. So, on time yung departure namin. Mabilis lang. And then, So, yun. Parang okay naman na sa ano din, sa yung last flight papunta Kingston. Tapos, ang ganda niya nung pag-landing natin, water siya, tapos biglang nagkaroon ng island. Maganda. And then, ayun, yung weather dito, no, pagdating parang Pinas lang. And then yung ambience ng airport nila dito. So parang domestic airport ng Pilipinas. Parang siya, parang province sa Pinas, ganun level. Kasi maliit lang din naman talaga itong island. Paglabas din natin ng airport eh, parang ano eh. Parang province. So, kasi nakaka-travel din ako sa Pilipinas. Parang ganun nga yung ambience niya, parang probinsya lang, maraming bundok, ganyan. Maliwalas, oo. Hindi ko nga lang na-video. Hindi yung na-video. Hindi ko alam, check ko na lang siguro. Tapos yun, pagdating namin doon, nasundo kami nung driver ng company. Tapos yun, sinatid na kami dito sa apartment unit. Tapos yun, yun yung... Yun yung first day. Grabe na kapagod yung first day. Oo. Yun parang... Ano, ay, yun, nag-dinner lang tayo nun eh, no? May clip ka pa ng mga yun, wala na. So, yung next video namin siguro na gagawin is yung detailed na requirements na pre-prepare namin. Kung nag-prepare ba kami ng travel insurance, ganyan. Yung mga POEA, ano yung mga, sinabit natin for the POEA, yung mga. So, yun guys, dito na lang muna. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye!